Hello Capricorn! Welcome to Like a Tarot. Aalamin natin kung ano ang kakaharapin nyo ng person mo sa taong ito, 2024. Meron din syempre para sa mga singles. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay general reading at guide reading lamang po. Kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng one-week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Uunahin muna kita, ang cards mo. 7 of Pentacles, 7 of Swords, at 5 of Pentacles. Sa mga cards mo, napakalinaw na may magandang nangyayari sa iyo patungkol sa karir mo o kaya sa financial kasi napakasipag mo. Pero mabait ka din. Sa sobrang bait mo, nagtitiwala ka kaagad. Pinagkakatiwala mo yung pagmamahal mo, lahat-lahat sa iyo. Sa person mo man yan or sa pamilya, kailangan mong mag-control para hindi ka mawawalan at saka control na para hindi ka rin maloko. At saka merong person na magulang. Yung bang meron naman siya pero humihingi pa rin. At saka guys, pasensya na kayo pero kapag yung person, pamilya mo man yan, person mo, kaibigan mo, mahihirapan na yan magbago. Yung pangit na ugali ba? Pero ikaw pwede kang magbago. Sa career, magiging maganda yung takbo ng career mo pero mag-ingat ka sa mga taong nakapaligid sa'yo kasi merong person na hindi naman talaga totoo yung hangarin niya sa'yo or friendship. Kaya kung ang ilan sa inyo, magaling ka naman sa trabaho mo pero natanggal ka, yun kasi yung dahilan. Merong inggit. Pero kahit ganon, ipagpasa Diyos mo na lang lahat. Ito naman yung additional card mo. The Temperance. May positive at negative ang card na ito. Kung negative ang nangyari sa'yo, ibig sabihin may positibong darating at tutulungan ka ng angel mo or ng guide. At ang advice din ng card na ito ay mas lingunin mo yung mga nangyaring tagumpay sa buhay mo. Sa mga nasa relationship, ikaw yung pinaka nag-e-effort sa relasyon nyo ng person mo. Minsan nararamdaman mo na ano kaya kung tapusin mo na lang yung relasyon nyo. Hindi naman ibig sabihin hindi mo mahal yung person mo, pero tingin mo parang one-sided love ang nangyayari. Sa mga single naman, ang priority mo sa ngayon ay karir mo or financial. Pagka naiisip mo yung love life, nag-iiba yung pananaw mo dahil na rin sa nangyaring experience sa nakaraan. At saka ang ilan sa inyo, hindi ka ready makipagrelasyon kasi tingin mo wala pang sapat na kita or ipon. King of Cups, Ace of Swords, at Six of Cups. Ito naman yung card ng person mo. Itong person mo, meron siyang sinisikreto patungkol sa totoong feelings niya. Pinagkakaingatan niya ito na hindi mo malaman. At saka kapag ka nagsalita itong person mo, wala siyang pakialam kung or hindi siya nag-iisip kung masaktan man yung kausap niya. Masakit siya magsalita. At saka kaya siya nagsisikreto kasi meron siyang pinoprotektahan. Maybe meron siyang anak o kaya meron pang ibang sikretong hindi mo alam patungkol sa kanya. Sa financial, pangatlong card mo na ito na kailangan mo nang mag-save ng money para hindi ka makakaramdam ng kakulangan. Hindi pwedeng bigay ng bigay o kaya nagwawaldas.
At saka ang ilan sa inyo, hindi ka naman waldas, masipag ka nga, diba? Yung binibigyan mo. Kung hindi niya kayang mag-control, ikaw yung mag-control sa pagbigay. Huwag din magpahiram ng financial o kaya mag-invest kasi makakalimutan mo ito or hindi na maibabalik sa iyo. Sa mga single, kung hindi naging mabuti yung nakarelasyon mo sa nakaraan, hindi naman lahat ng person ganun. Lalo na't ang ilang single, makakatagpo ka ng bagong makakarelasyon. Ang ilan sa inyo magsisimula na magkaibigan muna. May posibilidad na matagal mo nang kilala yung potential person. Ang additional card ng person mo ay 3 of Swords. Pangalawang card na ito para sa panlilinlang at saka betrayal. At ang advice ng card na ito, kung pakiramdam mo na merong sitwasyon na hindi ka masaya or nakakasakal na, kailangan mo nang i-let go yung situation. At saka ang ilan sa inyo may pagkalito rin kung ano yung gusto mo talagang ma-achieve sa buhay, lalo na kung patungkol man ito sa career, sa negosyo mo, o kaya sa love life. Maniwala ka man o hindi, merong mga oportunidad na available para sa iyo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, LDR ang relasyon nyo ng person mo, kaya mas lalo kayong nahihirapan na ayusin yung problem sa relasyon. Ito muna yung mystical card mo. Dalawa yung kukunin natin. Flourish. Ito na yung tamang panahon para matutunan mo kung ano yung mga na-experience mo sa buhay, sa bawat area ng buhay mo at saka sa ibang tao. Tree Wisdom. Ang ibig sabihin nito ay magkaroon ka ng time, yung payapa na oras para makapag-isip ka ng tamang solusyon sa mga challenges na dumarating sa buhay mo. Yan yung isa sa mga ibig sabihin ng Tree Wisdom na card. Sa mga nasa relationship naman, kailangan mong sabihin kung ano yung nasa isip mo at saka gawan mo ng aksyon. Relationship nyo yan ng person mo. Hindi pwedeng ikaw lang yung nagsasuffer, nag-iisip sa kung ano yung totoo mong nararamdaman or sa situation. At saka kahit ano man ang maging resulta ng pag-aksyon mo, makakabuti pa rin sa iyo. Affirm, stop stressing. Something big is about to happen to you at the right time. The universe will give you what is yours. Type yes if you believe. Connected din yung angel number mo sa mga cards. At saka, ang ilan sa inyo, merong past person na makakakwentuhan ka ulit. Pwedeng yung mga kaibigan mo na matagal mo nang hindi nakausap o kaya yung dati mong nakarelasyon. Alamin naman natin kung ano yung solution. Kahit na marami nang na-advise ang mga cards sa iyo. Ang bilis eh, tatlo agad. 3 of Cups, 9 of Swords, at the Hermit in Reverse. Sa panahon na may mahirap kang sitwasyon na pinagdaraanan, may mga kaibigan na susuporta sa iyo. Pero may mga time talaga na gusto mong maging mapag-isa. Kasi okay naman na maging mag-isa ka, magkaroon ng yung bang soul searching, pero yung nasusobrahan ba, hindi rin yun makakabuti. Sa health, ang ilan sa inyo ganun din, nasobrahan ka na sa paikipag-celebrate.
sa inom, sa alak, o kaya sa physical contact, nakakasama na sa kalusugan mo, at saka nakadalawang warning na cards ka na. Darating kasi yung panahon na sa sobra o kalabisan, magsasuffer yung kalusugan mo. Single ka man or nasa relationship, meron kang tagumpay sa pagmamahal. Pwedeng manggaling sa pamilya mo, sa kaibigan mo, or sa person. Sa mga single, ito na yung tamang panahon para magkaroon ka na ng bagong karelasyon. Pero habang nangyayari yan, na naka-move on ka na, meron ka ng healing, babalik naman yung dating person. Makikipag-communicate ulit sa iyo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, nakadalawang cards ka na, na nagdududa ka sa person mo kasi maraming nagbago sa kanya. At saka feeling mo, ikaw lang yung nagmamahal o kaya nagpapahalaga. Pero ang ilan sa inyo, kahit ganito yung nangyayari sa relationship, gusto mo pa rin na maayos kayo ng person mo. At yung pag-hold on sa relasyon ang mas lalo magpapalungkot sa iyo. Kaya kailangan nyo ng seryosong pag-uusap ng person mo. Itong Two of Swords naman, ang ibig sabihin ay ready ka na para sa mga decision na gagawin mo or sa mga darating na pagbabago sa buhay mo. Dahil na rin sa nakaraan or negative situation, ay hindi ka tuloy makapili ng tamang desisyon. At ang advice ay kailangan ng balanse at alamin yung totoong kailangan.